It's me, Lance Legazpi, ang inyuhang amigo nga Bisaya dinhi sa UK. Karong adlaw, dalon mo na ako sa Lavenham. Kaya ako ang nahibalan kagahapon nga dito di ay ang balay sa parents ni Harry Potter o asa pod gilubong ang iyahang parents. Makita ni siya sa Deathly Hallows Part 1 na movie series sa Harry Potter. So excited kayo ko, especially nga love fanatic kayo ko sa Harry Potter. Pauna nga bata pa ko. So kung bago pa mo din, so please consider to subscribe my YouTube channel and click the notification button para sa mga bago nga updates nga ako ang i-post sa ako ang channel. Abot na tayo din sa Lavenham and kamulo lang og parking si Mike and kumakita na ko din sa ilahang public parking area. Daghan na kaayo sa daghan kaayo sa kanan. Subot pasabot nga daghan kaayo og visitors nga ganhi gihapon dinhi. Ilalaging giingon nga it's a historic Lavenham place. So historic da siya. So daghan kaayo mga karaan nga mga balay di ani. Daghan kaayo mga pelikula, mga salida nga din hinilagi shoot tungod an tungod sa iyaha ganing view nga kanang na, kanang karaan bitaw siya tapos warag 19th century na mga old houses and streets. So excited to explore Lavenham for the second time around. So actually kaduha na ni namo nga anhi di ani itong una namo nga pagbisita din ni 2017 wala ko kay balo nga diri day makita ang balay ni Harry Potter. Wala lang sa ba si Mike, samo ka ayo. Welcome to the medieval Suffolk wool town of Lavenham. Isa sa gitsadahan na ko sa lugar, no? Kay daghan kaayo parking area para sa mga sakyanan. So, dili maglisod ang mga bisita. And kini siya, isa sa mga parkinganan nga mo ang tantuan na aday ni mo makita niyo nga na as like complimentary na map na pwede ni mo makuha for free, no? Para may balaan niyo kung asa ka pong padutong kung saan ang mga attraction sa ilahang ganit. Obvious kaayo sa nga tanan nga nung sikat kaayo ang lugar nga shootinganan sa mga telikula tungod kay tanawa pod ninyo, no? Grabe mga karaan kaayo ng mga balay nga naa sa dapin sa dalan and grabe it kay siya kanindo tanawa. Labi na pag maglinya tanan. Look at this, tanawa ninyo kung sa kanindot ang mga balay na na-preserve nila ang itsura. Ma-amaze ka kung grabe ang effort na ilahan ihatag ibutang ang mga village para ma-preserve din yung mga historic na mga houses. I think it's not only the marketplace but also the entire village that's being surrounded by this beautiful old houses. Familiar mo sa Crooked House Nursery Rhyme?
It was said to be inspired by the crooked houses of Lavenham and was published in the 1840s. Wow, lindot kaayo, di ba? No wonder that this village is being featured in many films all throughout the years. And isa na gani sa mga nigamit ani nga village ang Harry Potter series kung asa dinhi ang imong birthplace ni Harry Potter. And later on, ipakita na ko sa inyo ang ilahang balay na ipuy-an din. This is Lavenham Guild Hall, one of the finest timber frame buildings in Britain. The building is divided into 10 sections. Ang pinakauna nga part is ang tea room, kung asa pwede mo ba relax, chill, and refresh yourself, no? Sa mga lamian, kaayo nila ng mga offers, especially ang ilahang mga scones. The second part is the shop, kung asa ka pwede makapalit ng mga souvenir items. However, wala na ako ikuhaan ng video ang shop, so didiretso na niya sa section 3. And maoni siya ang introductory room, kung asa na ay very friendly kaayo na members sa National Trust na willing mo istorya sa inyo sa history sa village. Makita po din hi ang miniature sa building ug ang steps kung giunsa siya pagtukod. In a glance, makita po nimo ang history sa Guild Hall through times. After ana, ang next na section is the meeting hall. Kung asa, spacious kaayo siya nga lugar, of course, kay gikandak sila og mga meeting and gatherings. And at the same time, currently, ilahan din nimo nga exhibition area sa mga daan ng mga butang, mga antique na mga butang na ginagamit sa mga tao na nagpuyo ni Ani. Makita po din ni ang lahi-lahi ng mga wool products o ang mga steps kung giunsa ni nila pag-wave. Ang village, famous kaayo siya nga producer sa wool. Maunang atong medieval na period, ang Lavenham was among the 20 wealthiest settlements in England. And definitely, makita yun siya mismo sa structure sa ilahang guild hall. Kung unsa ka rich, kung unsa ka dato ang village sa una. Ang next na section on the second floor is the bride well. Kung asa, hindi nila ginadala itong mga na-convicted o mga petty crimes, no? Para ma-punish o ma-reform. So, naa-den ni na section. Makita ang lahi-lahi ng mga butang na gigamit nila, no? Para katong mga na-priso ma-reform o ma-punish accordingly. Ninyo, very hadlok kay sa nga tanan, no? Very harsh kaayo ang way, no? Nga pag-reform sa ilahang mga prisoners before. Naa po din hi nakasulat
no, ang mga rules sa bridewell na dapat i-follow sa tanan. Ang sunod na section is the workhouse. A workhouse was established in rooms in the guild hall in 1655 to employ poor children and others of Lavenham to spin hemp, flax, or yarn. It remained until 1834. For a time during the 1700s, widow's knell was employed to care for the residents. Of the guild hall and adjacent buildings were divided up into tenements for poor families, including, of course, the Hoey family. The next section is the 19th century section. The guild hall and adjacent buildings were owned by local businessman Thomas Hitchcock. He saw the railway come to Lavenham and factories built to process sugar beet, weave horsehair into fabric, and make coconut matting. Affected great change in Lavenham, including the arrival of American troops at Lavenham Airfield and evacuees from London. In the 1940s, many of Lavenham's extraordinary buildings were saved from demolition by determined residents such as Francis Lingard Ransom. All this you can see in the early 20th century section. Is the community room. Changing exhibitions in these rooms are curated by members of the community. Next time. Thank you.
So na ako karon sa graveyard sa St. Peter and St. Paul's Parish Church in Lavenham. So gipangita na ako ang headstone sa parents ni Harry Potter. So nalibot na ako siya. However, wala gid ako siya nakita. So basin, wala nila gibilin ang headstone niya ilahang gigamit during sa movie. Pero it could have been nice and better if they actually left it here, no, para mamahin mo siya na tourist attraction. But then again, wala nila gibilin. So but still, I have very good walk gikan sa pinaka entrance sa parish church padulong din sa pinaka likod na ward na niya. So and then medyo bugtaw na ang hangin kaya pagkat nakita ko siya. This is the majestic St. Peter and St. Paul's Church. The church tower is 141 feet high, and this church is more or less 600 years old. Beautiful. Historic. Makita ninyo sa sa mga clips nga ako ang ipakita nga nindot gid kaayo siya. No wonder again nga siya ang pinaminti ginapili sa mga film producers or directors nga gamiton sa ilahang mga as background sa ilahang salita. So and of course ang pinaka-importante nakita nako ang Harry Potter house. So
that's very exciting and memorable for me. So, hinaot sa sunod ubanan ko ninyo sa ako apang mga lakwatsa dinhi sa United Kingdom.